So tayo ngayon ay magkakat ng ating gypsum board. We call it in here ay drywall. So tapos na yung frame natin doon. So ang gagawin natin ngayon ay lalagyan na natin siya ng drywall or gypsum board. And then after that, screw natin 'yon. And then ilalagay natin yung foam board natin. So ngayon kukunin natin sa truck yung binili natin kahapon sa hardware. So ang kailangan niyo lang simple cutter. Ito lang, that's it. So, simple cutter. Tapos, tape measure. Then, yung pang guhit ninyo, yung level. Itong gagawin yung pinaka parang ruler. So, ang kukunin natin yung dalawa muna. Dalawang drywall po ay cut natin. Isang 59.5 at isang 53.5. So, i-unload natin sa truck. Dito na rin natin na puputulin, tapos ibababa natin sa basement para wala kasing space doon, kaya mas mulog dito sa labas. Okay, so pakita ko sa inyo kung doon sa mga hindi pa nakakaalam mag-cut ng drywall, pero doon naman sa iba sisiyon na to. So ito lang naman ay tips lang doon sa nais magsimula na talagang from scratch, wala naman talagang experience pa sa paggawa. So ito'y makakatulong din sa inyo kung paano natin kinakat yung drywall. Okay? Madali lang. Kayang-kaya nyo yan. So, katulad nga ng sabi ko sa inyo, yung drywall natin ay, ang sukat nito ay 4 by 8 yung ano niya, yung haba niya. Maigi naman ngayon ay, pero umaambon ng konti. Kita nyo, makulimlim, malamig. Kaya, nakaano tayo. But anyway, naka-jacket naman tayo. So, ito ang drywall. So, sukatin natin. Tsaka, ang tip lang, dahan-dahanin nyo lang na ibagsak ang drywall. Kasi yung dulo nyan, malutong kasi ang drywall. So, madali siyang ma-chip. Tsaka madali siyang mabiyak. Kaya dahan-dahan lang pag ibinababa niya para yung mga sidings niya ay hindi maano. Hindi siya ma-chip. Okay. So, sukatin natin. Ilapit natin kaya ang camera. Ano? Yan. Yan. Para makita ninyo. So, ang unang sukat natin ay unahin natin yung 59.5. So, sukatin mo muna. Dahan man tayong problema kasi yung 4, yun yung nakatayo. Ginawa na natin ng frame doon. Kaya yung itaas noon, tama-tama ng sukat ng 4. Naalala nyo yung nilagyan natin ng stud. Yun ang paglalagyan natin ito. And, isa pa pala ang kailangan, huwag niyong kalilimutan, sinabi ko kanina, di ba? Cutter, tape measure, tsaka yung ito, or yardstick, na po pwedeng pang ano, and yung ball pen. Hindi tayo makakasukat ng walang ball pen. So, ang sukat natin ay 59.5. Okay, and kita sa kabila. So, 59.5 din dito. Okay, so both sides ay nasukatan mo na. Yun lang ang kagandahan. Gusto ko itong level kong to kasi ito ay 4 feet. So tamang-tama ang size nito sa drywall size. Kaya isang diretso lang. Ayos na.
So, ayan o. Tuloy-tuloy lang yan. Pantay doon. Pantay mo lang yan. Okay. Tapos, guhit. Nandito mo siyang ganyan. Okay. And then after that, nabuhitan mo na siya. So, ito na kailangan mo. So, cutter. Simple cutter lang. Diretso lang doon sa guhit. Hindi mo na kinakailangan ng lagari o ano pa man. Yung iba kasi may drywall na saw, drywall saw. This is a lot more faster. Yung mga drywall saw, meron mga parts yun na talagang kailangan mo yun. But in this kind of things, it's a lot more easier na itong cutter ang mismong gamitin mo. Dali lang. So, diin lang siya. Sundan mo lang yung guhit. Just follow the line. You know? All the way. And then, don't worry kung nag-slide ng konti, it's okay. Anyway, you're going to paint it. Mayroong mga drywall putty naman. So, makukuberan din yun. So, yung perfection natin pagka ganito ay i-ano muna natin. Kumbaga, dyan lang muna. So, hindi naman kinakailangan lahat ng bagay perfect. Isang masakit din sa ulo. And then, isang daanan pa just to make it the line. Siguro mga dalawa pwede na. So, konting diin. Yan, naguhitan natin ng cutter. Ano na yan? Putol na yan. So, pag ikaw mag-isang nagtatrabaho, so wala kang kasama, just make it sure, bulsa mo yung yung cutter mo para at least eh. Kasi pag itinaas mo na ito, eh, may time na dapat accessible agad yung cutter mo. So, itataas natin. Ayan, di ba? Kita nyo yung guhit? Kita nyo yung line? Ayan, cut na yan. So, sabi ko nga sa inyo, just to make it totally na makat natin, nakabulsa yung inyong cutter, okay, then one dito sa likod niya, another, isang daanan, okay na yun. That's it. So, ganun lang kadali. So, ganun lang kadali yung ano natin, yung drywall cutting natin. So, nakakat na tayo ng isa. And then, ito na yung ilalagay natin doon sa baba yung sa siding, tapos cut ulit tayo ng isa.